Magandang araw mga bata! Ngayon ay nasa ikalawang markahan na tayo ng Filipino Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pag-uulat ng naobserbahang pangyayari sa pamayanan at paggamit ng palatandaan sa pagbibigay ng kahulugan. Sa aralin ito, ikaw ay inaasahang una, makapagsulat ng mga naobserbahang pangyayari sa pamayanan. Pangalawa, makagagamit ng pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahulugan. Mga bata, meron akong babasahing maikling dialogo. At alam nyo ba, ang dialogo na to ay makakatulong sa inyong aralin? Halina't makinig kayong mabuti. Simulan na natin. Laarni, alam mo ba na ang pag-uulat ay isang pagpapahayag na maaaring pasalita o pasulat na iba't ibang kaalaman? Ito ay bunga ng pagmamasid sa pangyayari sa pamayanan sa mga bagay-bagay. Ang sabi naman ni Laarni, salamat dyan sa karagdagang kaalaman. Mahalaga rin ang pagpili ng kawili-wiling paksa para sa nakikinig o mambabasa. Kasunod dito ang maayos na pagbuo ng balangkas upang mailahad ng malinaw ang mga impormasyon na obserbahan. Maraming salamat sa inyo, John at Laarni. Sa pagbibigay pala ng ulat ay mahalaga na magamit ang pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang pagbibigay na kahulugan sa mga kausap, mambabasa at tagapakinig. Dito nagtatapos ang dialogo. Para sa gawaing pagkatuto bilang isa, basahin ang usapan. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagotang papel o kwaderno. Halina't basahin na natin ang sitwasyon. Nagkaroon ng pulong ang mga mag-aaral kasama tagapagsalita ng DENR or Department of Environment and Natural Resources upang ipaliwanag ang kalagayan ng kapaligiran. Narito na ang usapan. Halina't makinig kayo. Sabi ng mag-aaral, bakit po kakaunti na lamang ang ating mga kagubatan ngayon hindi katulad noon? Ang sabi naman ng tagapagsalita, kakaunti na ang mga kagubatan sa ating bansa ngayon dahil sa mga gawain ng mga tao. Ang pagpuputol ng mga puno at pagtatayo ng mga gusali ang nagiging dahilan ng pagkaubos nito. Narito ang mga tanong. Una, mula sa usapan, anong impormasyon ang maaaring makuha? Pangalawa, paano inilahad ang impormasyon tungkol sa pagkasira ng kagubatan? Halina't sagutin na natin. Maaari mong isulat ang iyong sagot sa iyong sagotang papel o kwaderno. Alam mo ba, ang mga payak na pangungusap ay nagbibigay ng impormasyon? Makakatulong magpaliwanag tungkol sa nasaksihan o nakitang pangyayari. Narito ang mga halimbawa sa usapan. Una, ang mga tao ay nagpuputol ng mga puno. Pangalawa, sila ang nagpapatayo ng mga gusali sa mga kagubatan. Ilan lamang ito sa mga impormasyon na nakita natin o nabasa sa usapan ng mag-aaral at ng tagapagsalita. Para sa gawaing pagkatuto bilang dalawa, basahin at unawain ang sitwasyon. Sagutin ang mga tanong sa susunod na pahina. Isulat ng sagot sa iyong sagotang papel. Mga bata, halina't basahin natin ang sitwasyon. Simulan na natin. Galing sa tindahan si Terry. May nakasalubong siyang marungis na bata kasakasamang kanyang maliit na kapatid. Ilang araw na silang hindi kumakain. Narito na ang mga katanungan.
base sa binasa natin sitwasyon. Una, sino ang nanggaling sa tindahan? Pangalawa, ano ang nangyari sa magkapatid? Pangatlo, sa iyong palagay, ano kaya ang gagawin ni Terry? Halina't sagutin mo na. Para naman sa gawaing pagkatuto bilang tatlo, tignan ang mga larawan. Magbigay ng tatlong tanong sa bawat larawan. Gamitin ang mga salitang pananong na nasa kahon. Isulat ang sagot sa iyong sagotang papel o kwaderno. Halina't pag-aralan ang tatlong larawan. Pagmasdang mabuti kung ano ang makikita mo sa bawat larawan. Ang unang larawan ay parke, at ang pangalawang larawan naman ay bahay, at ang pangatlong larawan ay paaralan. Natatandaan mo pa ba ang mga panghalip pananong at kung saan ito dapat gamitin? Ang ano ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa hayop, bagay, katangian, pangyayari at ideya. At ang sino at kanino ay ginagamit naman para sa tao. At ang kailan ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa petsa at panahon. At ang saan ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa lugar. At ang bakit at paano naman ay ginagamit sa pagtatanong sa dahilan. Halina't simulan na natin! Para sa gawaing pagkatuto bilang apat, basahin ng malakas ang teksto. Bumuo ng limang tanong tungkol dito. Gamitin ang mga salitang pananong sa mga sumusunod na pahina pagkatapos ng teksto. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Halina't basahin ko muna ang teksto. At pagkatapos kong basahin, kayo naman ang bumasa. May mga tungkulin na dapat gampanan ang isang batang tulad mo sa paaralan, tahanan, at pamayanan. Ang sumusunod ay tungkulin sa tahanan. Una, sumunod sa utos ng mga magulang, iayos at iligpit ang mga laruan pagkatapos maglaro. Dagdag pa rito, magpaalam sa mga magulang kung aalis. Tumulong sa mga gawaing bahay at igalang ang mga magulang at kasama sa bahay. Sa pamayanan, ang tungkulin naman ay pagsunod sa batas trapiko, pakikiisa sa mga proyekto ng pamayanan tulad ng pananatiling malinis sa nasasakupan at maayos na pakikipagkasundo sa mga kapitbahay. Mahalagang isagawa ang mga nabanggit na mga tungkulin para sa ikabubuti ng mga bata. Maayos silang lalaki, may respeto at may pagmamahal sa sarili, sa mga magulang at sa kanilang bayan. Ngayon, natapos ko ng basahin. Maaari naman kayo ang magbasa. Narito ang mga panghalip pananong. Una, ano? Pangalawa, sino? Pangatlo, kailan? Pang-apat, paano? At panglima, bakit? Maaari ka nang bumuo ng mga tanong batay sa nabasa mo sa teksto. Halina't simulan na natin. Para naman sa gawaing pagkatuto bilang lima, pagmasdan ang mga nasa larawan. Bumuo ng isang pangusap sa bawat larawan na maglalahad o mag-uulat na iyong naobserbahan. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagotang papel o kwaderno. Narito ang unang larawan. Ano ang masasabi mo sa larawan A? Bumuo ng isang pangungusap? At ano naman ang masasabi mo sa larawan B? Bumuo din po ng isang pangungusap. Para naman sa gawaing pagkatuto bilang anim, bumuo ng tanong mula sa mga salaysay o pangyayari na makikita sa hanay A. Isulat naman sa hanay B ang mga tanong na nabuo. Gawin ito sa iyong sagotang papel. Narito na ang salaysay o pangyayari. Babasahin ko muna para sa inyo.
Ang unang salaysay o pangyayari ay nakita ni Chris ang bata. Pangalawa, pumunta ang mag-anak sa simbahan. Pangatlo, umalis siya kaninang umaga. Pang-apat, kinuha niya ang susi sa mesa. At pang-lima, papasok siya sa silid kaya kinuha niya ang susi. Halina't sagutin ko ang unang bilang para sa inyo. Para sa unang salaysay o pangyayari, nakita ni Chris ang bata. Sa salaysay o pangyayari ay may tauhan. Kung may tauhan, ano ang dapat natin gamitin panghalipananong? Ito ay, sino? Kaya ang nabuong tanong para sa salaysay o pangyayari sa unang bilang ay, sinong nakita ni Chris? At tandaan, kapag kayo ay gagawa ng pananong na pangungusap, ang ating bantas na gagamitin ay panandang pananong. Kayo naman ang sumagot sa pangalawa, pangatlo, pangapat at panglimang bilang. Alam ko, kayang-kaya mo na itong sagutin. Para naman sa gawain pagkatuto bilang pito, gumawa ng slogan na makapag-uulat ng mga naobserbahang pangyayari sa pamayanan. Gawing gabay ang pamantayan sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagotang papel. Mga bata, narito ang pamantayan ng pagpupuntos sa ginawa mong slogan. Una, kaangkupan sa paksa. Kung ang ginawa mong slogan ay naaangkop sa paksa, ikaw ay makakakuha ng 5 puntos. At ang nilalaman nito ay naaayon din sa paksa, ikaw rin po ay makakakuha ng 5 puntos. At ang iyong ginawa ay malikhain. Ginawa mong maganda, maayos, at gumamit ka ng mga recycled materials, makakakuha ka rin po ng 5 puntos. Ang pamamahala naman sa oras, ito naman po ang pagpasa sa tamang oras. Kung ikaw ay nagpasa sa tamang oras, makakakuha ka rin ng 5 puntos. Ang kabuuan ay 20 puntos. Para naman sa huling gawain, sa araling ito, buuin ang talata. Piliin sa kahon ang sagot. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Narito na ang talata, halina't buuin muna. Makikita mo ang sagot sa loob ng kahon. Halina't basahin ko muna para sa inyo. Ang blank ay isang pagpapahayag na maaaring blank o pasulat na iba't ibang kaalaman. Ito ay bunga ng pagmamasid sa mga pangyayari sa pamayanan sa mga bagay-bagay. Mahalaga rin ang pagpili ng kawili-wiling blank para sa nakikinig o mambabasa. Kasunod dito ang maayos na pagbuo ng blank upang may lahat ng malinaw ang mga impormasyong na obserbahan. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami kang natutuhan sa araling ito. Maaari mo ring ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam mga bata! Paalam mga bata!